Magandang hapon guys, gagawa tayo ulit ng video at ang video na gagawin natin ngayon ay isa itong request sa isa kong viewer na magpagawa siya ng tutorial video sa gagawin niyang water bindo machine. So sa water bindo machine na ito guys, iba yung timer na gagamitin natin kasi yung timer sa water bindo machine ito sana guys, no? Ito yung dalawang digit. Pero since na ito na yung nabili niya, no? Itong Supernig Allen timer. So usually guys, ginagamit ito sa car wash. Pero ito na daw yung nabili niya. Tsaka gusto niya, dalawang coin slot daw yung ilagay niya. Isang 5 pesos at isang 1 piso. So, ito na ngayon, no? Gagawin natin yung request niya. Ito yung unang-una, ito yung device, no? Hiniwalay ko na guys, nakakabit sana ito dito, pero tinanggal ko na para nga maayos ang pag demonstrate natin. So, ito yung transformer, ito yung 12012 na 1 ampere transformer. Yan ang pangalawa. At pangatlo guys, ito yung solenoid, 12 volt solenoid bulb. Ito yung gagamitin natin pangbukas doon sa tubig, no? Para nga tumulo yung tubig. At ito yung dalawang coin slot guys, isang 1 piso at isang 5 piso. So ito ang gagamitin natin. So naipakita ko na lahat guys. So, next natin gawin ay pangkabit-kabit natin itong mga wirings. So, itong mga wirings guys, hindi ito pwedeng kahit saan-saan na lang ilagay. Kasi kahit bawat wirings, meron siyang kanya-kanyang kalalagyan dito guys. No? Meron na siyang sukat na hindi pwedeng ipasok yung ibang wire. So, meron na siyang mga designated areas kung saan natin ito ilagay. Sakit na may wire na pula itim tsaka puti, ito yung pang coin slot talaga, no? So itong dalawang connection dito guys, lagyan natin ito ng dalawa kasi dalawang coin slot yung ilagay. Ito yung pangalawang wire niya. At ito guys, yung kulay green, itim at saka brown. Dito ito sa relay. Ito yung dalawang relay guys. Pero isa lang ang gagamitin natin. Kasi parehas lang naman sila. Isa lang. Ayan. Ngayon, ang susunod, ito yung para sa power supply. Green at saka brown. Dito guys, yung sa power supply, dito. Kung hawakan mo itong device na ganito, no? Dito yung power supply 12 volts. Yan, dyan natin ilagay. Ngayon guys, itong diagram importante ito, no? Para dito tayo magbase. Yung mga beginners pa na magkakabit nito, kailangan talaga ng diagram, no? So gumawa ako ng diagram para meron tayong pagbasihan kung saan natin ito ipagkakabit-kabit. Dito sa diagram guys, no, ito yung power supply guys. Ito yung transformer 220 volts tapos 12012. Since na 12012 ang nabili niya nga ito power supply, so kailangan siyang lagyan ng diode guys, no? So meron siyang diode. Ito yung diode nga IN4007, dalawang diode at saka kapasitor na 1000 microfarad by 25 volts. So dito sa diagram natin guys, yung positive yun, may kulay na pula, lagay natin dito, no? I-connect natin dito. So itong positive, i-connect natin dito sa wire na
pang input, no? Input na power supply. Itong kulay brown at saka kulay itim. So itong negative, kabit natin kahit saan dito, pwede itong baliktad-baliktad. Ayan, no? So, meron akong nilagay na spaghetti, pero mamaya na lang natin ito i-kabit, guys. Pagkatapos kay meron pa tayong i-connect dito. At itong positive, guys, dito sa kulay black, no? Ito yung negative, guys, oh. Negative connection dito sa black. Tapos itong sa Queensland, guys, so ganyan. Dito sa kaliwang side, so itong 1 piso na Queensland, dito natin ikabit itong sa bandang kaliwa. So ganito, guys, no, position sa ating queen slot, guys. Nabili ko itong queen slot, naka ano na siya, naka built-in na itong yang board niya, no. Ganito, oh, meron siyang dito. So yung isang queen slot, guys, no, iba yung sensor niya, oh. Iba yung sensor. So dito rin iba yung sensor. So ganun lang pagkalagay. May kanya-kanyang kulay dito, guys. Pula, saka pula. Ang kulay puti. Basta kung anong kulay, yun din ang pagdugtungin. At itong kulay itim. So, ayan. Nakabit na, guys, no? At ito naman sa 5 pesos na queen slot, guys. Ang ikabit natin. So, itong puti. At itong itim. At itong pula. So, ipagkabit-kabit na lang natin muna ito, guys. No? Tapos mamaya, i-explain natin mamaya kung paano ito pa ganahin. Ayan, nakabit na ang dalawang queen slot. Yung 5 piso queen slot at saka yung 1 piso. So, itong sa power transformer, nakabit na rin. Ang wala, ito na lang. Yung sa relay, guys, no? Ito na lang yung wala. Tingnan natin dito, guys, no? Tingnan natin dito sa ating diagram. Para mas malinaw. So, itong positive sa ating power transformer, guys, na nakakabit dito sa input ng ating circuit board sa Allen timer, no, positive, nakabit niya. Then i-connect natin dito sa, no, i-series connection, guys. I-connect natin dito sa relay. Itong isang pin, wala itong gamit, no, wala itong gamit, wala siyang connection. Pwede i-disregard yan, no. So dito sa board niya, itong kulay green, wala itong connection. Itong kulay black at saka itong kulay brown. So ito yung may gamit. So dito sa diagram, yung positive sa ating power supply nakakonek dito sa relay. So ayan, no, nakakonek sa relay. So itong kulay black, itong kulay black,
i-series connection natin dito sa positive. Ayan. Series connection. Ayan. Pwede na natin ilagay itong ano, kasi nakakonnect na. Ayan. So, itong negative, tapos yung isang wire dito sa relay, no? So, ito isang wire na galing dito sa relay, connect natin papunta dito sa solenoid bulb, sa isang wire ng solenoid bulb. So, ganito yan, no? So, ito yung isang relay, ay isang wire na galing sa relay, ito yung ikabit natin dito sa solenoid bulb. So, dito yung solenoid bulb. Isang connection lang muna, no? Ayan. Dito natin ikabit. Pahingan natin ang electrical tape. Hindi lang natin lagyan ng marami masyado. Mahirapan tayo sa pagtanggal. So, yung isang wire, nakakabit na dito sa solenoid yung isa. So, yung isa na lang. No? So, ayon dito, ito yung negative wire ng ating power supply, yung 12 volts negative. So, itong negative na wire, dito natin ikabit sa isang wire dito sa solenoid. So, malinaw, no? So, yung positive sa power supply, papunta dito sa relay, tapos paglabas niya, ayan, dito. Tapos, yung isang wire, papunta dito sa negative sa ating 12 volts na power supply. So, ito yung isa, no? Wala pang connection. Itong isa, meron na siyang connection. So, itong isa, wala. So, ang negative dito sa ating power supply, no? So, ang negative wire, itong kulay blue, no? Nga papunta dito sa circuit board. So, dito natin ikabit yung isa. Ayan. Lagyan natin ng electrical tape para hindi sila makadikit-dikit. Ayan. So, meron pang isa pala, yung fuse. Pero mamaya ako na lang ito i-explain. Itong fuse, 15 amperes na fuse. Importante ito. Kasi pag magkaroon ng problema dito sa circuit board natin, lalo na galing sa 220 volts, pagka magkaroon ng problema, ito yung sasalba sa problema. So, kailangan ng fuse. Kung sa bahay pa ito, ito yung circuit breaker. Pag may short circuit sa ating bahay, so, yung mag, ano dyan, yung circuit breaker. So, dito fuse. So, meron isa, meron siyang sakit pero kinating ko na tulad ng ganito. So, pwede i-cut. So, sabihin ko lang, baka malimutan ko mamaya kung saan ito ilagay. So, ito yung fuse. Ito yung fuse. Ganun ang pagkakabit. Dito sa 220 volts na input sa ating transformer, dito sa power supply, dito. So, para malinaw, dito natin i-ano. So, ito yung 220 volts.
ito yung negative, ito yung 220 volts. So dito, ikabit. Ganun ang pagkakabit, oh. Diyan. Saka dito. Sa madaling salita, yung kuryente, power, dadaan siya dito sa fuse bago siya makarating dito. Para magkaroon ng short circuit dito, o sa 220 volts ba. So, ito yung sasalo sa problema, itong fuse. So, yan na. Ngayon, reviewin muna natin ang ating diagram. So, nakakabit na itong positive dito sa input ng ating Allan timer. At yung positive dito. At yung series connection ng positive papunta sa relay. Tapos yung labas niya dito. Tapos yung isa papunta dito sa negative. Tsaka yung mga coin slot nakakabit na, no? Ito yung sa 1 piso, ito yung sa 5 piso, no? Dito kasi, no? Itong coin slot na ito, meron siyang default settings na 1 minute at dito 5 minutes, no? So iba-iba yung settings nila. 5 minutes ito, ito yung 1 minute. Ngayon pag kung gamitin na natin ito sa tubig mamaya sa tubig. So meron siyang mga micro switch dito, no? So explain natin. So pandahin muna natin, no? So nakabit na lahat. So saksak na natin sa wall socket, 220 volts itong ating transformer. Ayan. So dito na yung timer, naka-count of 0 na siya, no? Naka-count of 0. At itong dalawang coin slot mandar na rin, no? Nag-ilaw-ilaw na yung sensor. At saka dito sa 1 piso umilaw na yung indicator light niya. So ibig sabihin functional na ito, no? So, ayan. Ngayon, ang problema natin dito kung paano natin ito i-setting. So, una natin i-try itong 1 piso. Meron akong barya tatlong 5 pesos. Pero, meron din akong 1 piso. So, dito sa 1 piso na coin slot, paghulugan natin ito, 1 minute yung maka marka dito sa ating timer. So, ayan. So hulugan natin ng 1 piso. Ayan, no? So 1 minute. No? 1 minute. Tapos i-reset muna natin. Balik natin sa ano. Tapos itong 5 pesos na coin slot, hulugan natin ng 5 piso. So 5 minutes yung makalagay diyan. Sira talaga ito. Sira pala itong sensor na to. A few moments later. At ito namang 5 pesos, guys. Hulog natin. Yan guys, 5 minutes yung sa 5 pesos. Ayan. So ang next natin gagawin dito, lalong-lalo na yung sa nag-request nitong video, ang sabi niya 4 pesos daw, no? Yung bayad sa isang container ng tubig, 4 pesos.
Tapos, paano natin ma-coincide itong 4 pieces, guys? So, ayon sa CCTV nila, umabot daw ng 2 minutes bago ma-puno yung isang container ng tubig. So, ngayon, paano natin ito i-reset, guys, na ma-coincide sa kanyang 4 pieces na isang container niya sa 2 minutes. So, ang gagawin natin dito, guys, sa isang container ng tubig na may 2 minutes, tapos 1 minute lang ang ano natin dito, guys. So, gawin natin 2 pieces bawat 1 minute. Ibig sabihin, sa bawat minuto, 2 pieces yung babayaran mo. So, maghulog ka ulit ng another 2 pieces para magiging 2 minutes siya. Mapuno na yung container. Ngayon, paano natin gagawin yan, guys? Lalo na doon sa nag-request. So, ito explanation dyan. So, meron ditong mga micro switch. Gamitan natin ng ano. Ayan. 108. Tapos yung sa 7 at 8, meron siyang nakamarka sa itaas na DIP, no? Ibig sabihin ng DIP na ito sa dito. So dito sa 7 and 8 sa itaas may nakamarka ng DIP. So ibig sabihin ng DIP double inline package. So double inline package. So ang gagawin natin diyan, i-on natin yung 7 at 8. So i-on natin. Ano? Ayan, naka-on na yung 8. Tapos yung 7. Ayan. So kita, naka-on na yung 7 at 8. So, ang mangyayari dyan, ganito ang mangyayari dyan. Ibig sabihin, sa dual inline package, ibig sabihin, dalawang beses ka maghulog bago umandar itong timer. So, ibig sabihin, sunod-sunod na dalawang piso, mag-on ang timer niya ng 1 minute, tapos hulog ka ulit ng dalawang piso sunod-sunod. So, magiging 2 minutes na siya. So, ibig sabihin, sa ganun na paraan, mapuno na yung container niya sa 4 pieces. So, mag-coincide na siya sa 4 pieces bawat container. So, dito, apat na barya. So, i-try natin. So, ayan, pag hulog natin sa unang barya, hindi siya gumana, hindi siya umandar. Pag hulugan mo ulit, ayan, dyan pa siya gumana. So, pag 4 pieces, yung bawat container, dagdag ka ulit hulog, tapos hulog ka ulit, ayan, magiging 2 minutes na siya. So, exactly, yung 4 pieces, 2 minutes, no, mapuno na yung container. So, again, reset natin ulit. Ayan. So, hulog tayo ulit. Hindi umandar. 1 minute. Hulog ka ulit. Ayan, hulog ka ulit. Ayan, umandar. So, nagiging 2 minutes yung 4 pieces. So, gawin na lang natin yan ng standard setting niya, 2 minutes per 4 pieces. So, ganun lang ang setting, ma'am, no, doon sa nag-request sa akin. Ganun lang, ma'am, yung pag-reset mo sa setting. So, tapos na yan. Ito naman isa. Itong 5 pieces.
Actually, itong dalawang queen slot, hindi ito pwedeng pagsabayin mo ng hulog. Kasi pag sabayan mo ng hulog, no, kailangan kung saan ka gusto maghulog, doon ka maghulog. Kung isang container lang yung iigibin mong tubig, dito kayo maghulog sa 1 piso. No? Pero kung mag-iigib ka ng marami, yung maramihan, halimbawa mga tatlong container, so dito naman tayo sa 5 pesos. Ang ihulog natin dito, 5 pesos, no? Meron tayong 5 pesos. So, dalawang bisis pa rin, no? Maghulog. Sa ito pa, sa dalawang bisis mo maghulog, mag-count siya ng 5 minutes. Tapos yung every 2 minutes, mapuno yung isang container. Then sa 4 minutes, dalawang container yung mapuno. No? Plus another 1 minute. Kasi sa pagkikwinta ko, dalawang container at kalahati sa 10 pesos. So, equivalent pa rin yan sa 4 pesos. Kasi 4 pesos, isang container. Tapos dito, ang 8 pesos, dalawang container, may sobra pa na 2 pesos, kalahating container. So, kailangan ang mag-i-give dyan, magdala ng extra na container para sa 10 pesos niya. So, try natin, ihulog natin. Hindi siya umanda. Ayan. 5 minutes. So, sa 5 minutes, dalawang container at kalahati yung mapuno sa 5 minutes. So, exactly, saktong-sakto na siya sa 10 pesos. So, hulog tayo ulit ng dalawang 5 pesos. Ayan. 5 minutes. So, ganun na lang, no? Ganun. Tapos, dito, ayan, nalimutan ko pala ito. So, itong solenoid valve, ayan. So, ito namang solenoid valve, pag magka-count siya ng 1 minute, no? Sabay siya paghulog mo ng pangalawang barya, sabay siya mag-on ito, magbukas, no? Kasi itong relay, tulad ng sinabi ko, switch itong relay. So, explain natin dito. Itong relay kasi, switch kasi ito. So, paghulog mo ng coins, itong dalawang wire, magkukunik yan kasi switch ito. Pag nagkunik siya, so, itong wire na galing positive, papunta dito at itong para negative, pag kunik niya, so saka pa ito gagana. No? Saka pa ito gagana. So, dito, mapil natin pag gumana ito, parang pumitik ba, no? Pumitik. Parang ganun, no? Parang pumitik siya. So, hawakan natin, no? Hawakan natin para mapil natin pag pumitik ba siya. So, hawakan natin. Tapos maghulog ka dito ng piso. Ayan. 5 pesos pala ito. Hindi, ano. Ayan. Ayan. Pumitik siya. Ha? Pumitik siya. So, pagpitik niya, mag-open yung valve. Tapos papasok yung tubig, lalabas siya dito, mag-open yung valve. Pag nag-zero na siya, sasara yung valve. Tapos hindi na, mag-stop na yung tubig, hindi na siya tumulo. So, ayan o, pumitik siya. Pag on, pumitik siya. Pag switch off mo, pumitik siya. So, ganun lang o. Hulog ta ulit. Ayan, pumitik. Hipan mo. Testingan mo nga hipan.
Pum, may butas talaga. Pum. Pum. Lumabas yung hangin sa kabila. Pag i-off natin. Ayan. Pum. Kahit anong hi... ayaw lumabas yung hangin. So, ganun lang, no? Ganun lang yung pag-sitting na ma'am doon sa nag-request sa akin. So, ito lang diagram. Sundin natin. So, ito lang diagram. Sundin natin. Isali ko ito dyan sa video ko.